Hello guys, kung bago pa lang kayo sa aking channel, please like and share and subscribe and don't forget to hit the notification icon para updated kayo sa aking mga videos. Ngayon na ipapakita ko sa inyo kung paano magluto ng isdang tawag dito sa Pilipinas ay karaho. Hindi ba alam niyo yung karaho? Sarap yun. Ayan, ito po siya. Ayan. Ayan po siya. Ngayon, lilinisin ko na yan. Of course, ayan. So, lilinisin ko. Siyempre, ito ang pinaka-ricado niya. Lalagyan ko ng seasoning. Ito. Ito. Okay? Saka itong itlog. Saka si, lalagyan ko ito mamaya kasi pipritoin ko at lagyan ko ng paminta at saka asin. At saka suka. Para siya ay may lasa. Ito. Panoorin nyo. Okay? Ito po gayang ang ating isda. Ayan. Okay? Ngayon, lulutuin ko siya. Ngayon, titimplahan natin siya, ha? Ngayon, ito ang ating panimpla. Lemon. Salt. Garlic. Black pepper. Of course, hindi nawawala yung Maggi tubes. At itong itlog. At special ito ang graham flour. At ang suka. Okay guys, simulahan na natin. Ngayon, magmimix po tayo. So, ilalagay ko dito. Yan. Ilalagay ko dyan. Hot. Ito. Para panimpla na po yun. Tapos ito. Okay? Hindi nandyan na rin lahat. Of course, lagyan natin ng suka. Suka. Ayan, suka. Nilagay ko na lahat yung suka kasi kukunti lang naman ang laman. So, yun siya. Ito na yung suka at saka yung flour. Di, nag-mix na siya. Ayan, minik na natin siya. Ito ang ilalagay natin. Tapos, ilalagay natin ang lemon. Kailangan may lemon talaga siya. Hindi mawawala ang lemon para matanggal ang lansya ng isda. Tapos, of course, di ba na-mix na natin siya? Ganun na siya. Para ang lasa talagang ma-absorb sa isda. So, ngayon itong isda. So, igaganan natin siya. Yan. Tabi natin siya. Yan. Bawat isa, didikit siya. Para yung lasa niya, ipapasok doon sa isda. Ito ang panang isda. Lahat, ganun. Para masarap talaga siya. Ganun siya. Kasi ito lang ang magandang luto dito sa itong klaseng isda na to. Importante nga may bawang. Para yung lasa niya, umabsorb talaga siya sa isda.
Kailangan mayroon siyang lemon talaga. Para yung lansya ng isda mawala. Ayan. Ngayon, di ba, mayroon na siyang lasya. Siyempre, paghalo natin din sa iba para ang lasya niya ay magsama-sama na lahat yung lasya. Ayan. Ganito ang pamaraan na pagluto sa ganitong klaseng isda. Ayan, tinatawag nga nila sa Pilipinas ay karaho. Importante talaga nga lagyan ng tawag dito. Ayan. Kaya tingnan niyo yung itsura niya, oh. Di ba maganda siya, oh. Ayan. Ngayon ang gagawin natin, lagyan natin siya ng kasi nabasag yung isang itlog. Binukas ko na. So, ngayon ito naman ang gagawin natin. Pag iprito natin siya, of course, hindi nawawala itong itlog. Ayan. No. Hindi ko na nakuha ang kutsara kaya ay yung tinidor kutsara ng pinangbati ko kasi para maano siya yan ganyan. Okay, yan na siya ngayon. So ito na. So, gagamitan natin siya ng flour. So, ito. Lagyan natin ito ng flour. Diba itong flour na siya ilalagay natin dito. Ayan. Depende sa luto mo kung gaano kadami. Siyempre kontrolado lang naman. Katulad ko ako lang dito. So ito lang ang ano natin. Ngayon, bago mo siya lulutuin siya, ay ito lalagay mo na dito. Okay, ganyan muna. Kaya tayo mayroong ganito. So pagkatapos dito sa flour, ayan, ilalagay natin siya dito. Diba? Oh, ganyan. Ganyan na siya. Oh. Ayan. Ngayon, pipritohin na natin. Okay? Ngayon, pipritohin na natin siya, diba? O, magprito na tayo. So, ibabad na natin siya. Ang gagawin dito ay ilagay na naman ulit dito. Ayan. Okay? So, start na natin siyang ilagay siya. Ayan. Ayan. Nako, ha? Ganyan siya. Ganun din dito. Maglagay tayo ulit ng isa. Ganyan. Depende rin kasi sa dami ng ginagawa nating kwan. Luluto natin. Ayan, tulad niya na ako magluluto lang ako ng dalawa. Ayan. So, ganyan ang ginagawa. Ayan. Pagkatapos dito, siyempre ilalagay ulit dito at yun na siya. Alalayan natin hanggang sa kuambab. Siyempre babalik sa din natin. Titingnan natin para hindi siya maano talaga. Ayan. Natin siya ganyan.
Diba guys? Ayan. So ganito lang ang paraan ng pagluto ng ganitong isda. Yung tinatawag nilang karaho. Ay magluluto lang ako ng tama lang. So ganito lang yan siya yan. Tapos yun ng iba, ay iiwanan ko na lang siya kasi ako lang naman ang kakain. So ang kaya ko lang luluto, yun yung kakainin ko yan. So yan. Ayan na siya, hinihintay natin na lang siyang maluto. Malapit na siyang maluto, kailangan yung pagluto natin ay hindi malakas siyang apoy para hindi mabigla. Talagang lutong-luto sa loob. Ayan, tulad nito, ayan. Kailangan magpapareha silang ganito. Kailangan maging brown siya. Golden brown. Ayan. At makirapin talagang ayan, tulog nito. Ayan, malapit na siya maluto. Mga ano na lang. Mga 10 minutes na lang dito na siya. Na naluto na siya. Diba? Masarap siya, oh. Ayan. Ayan na siya, naluto na. Sarap! Kain na kayo, kainan na!